Afternoon, I'm here po sa bahay ng aking anak-anaka na si Alena. Siya po ay nag-birthday kahapon. Kaya lang po hindi niya po ako in-invite kahapon. Ayan, napaka-selfish po nagsulong po ito. Happy birthday to you. Thank you, Mama. Siya po ay nagsulong kahapon. Ngayon po ay may pa-celebrate. May celebration daw po siya ngayon ulit. Continue po yung kanyang celebration. Ayan. Kasama ko yung pag-birthday ko sa pamangkin ko. Ayan. So, siya po yung may birthday. Di ba ang ganda-ganda po niya nung hindi pa uso yung tao? Ano po? Magbigyan na natin kasi birthday niya. Wish mo? Sa ngayon birthday mo? Mataro na sa huling bahay. Ano, may bahay na kayo? Hindi, yung talaga. Hindi na kayo mangungupahan. Yung ibig mo sabihin. Ang mabuti niya. Mga mga kapatid. Alam kung nasan sila ngayon. Ayan po ang mama niya. Dekada na mula po nung ako'y... Nagkaasawa? Oo, mula nung nagkaasawa ko, hindi kami nagkakamita. Okay. So, and mothers, di ba sabi nyo nga po, di ba, taga Bicol kayo? Hindi never po ba kayong umuwi doon? Pero alam nyo po kung saan kayo sa Bicol? Ayan, magsa ko doon sa amin na inis. 12 anos, pagkagraduate na ilin kami. 12 years old po kayo noong umalis doon sa Bicol. So, hindi nyo na po tanda kung saan sa Bicol? San Antonio, Sir Sugod. Pwede po kayo pumunta sa San Antonio. Dapat tandaan nyo po yung barangay sa San Antonio. Alimot nyo na po. Ay, punta po sa San Antonio. Doon kayo maghanap. Sanapin nyo doon kung ang apelyedo gayto. Kasi doon nyo po hahanapin sa master list yung pangalan ng mga kapatid at yung mga magulang ninyo para malaman mo nyo po. Hindi ko nga din alam kung nasa nanganay ko at ano po sasabihin ninyo? Manawagan na po kayo. Ito po ibabasa lang. Sige na. Sabihin niyo po yung totoo niyong pangalan, yung apelyedo niyong dalaga, saka hanggang po ngayon. Ayan. Ang pangalan po nung ako'y dalaga, si Marites Roson Borja. Ngayon, ang apelyedo ko na ngayon, binago po nung kasawa ko at magkaanak, ang apelyedo ko na ay ano, Borja na at Alba. Ah, Borja. Noong dalaga po kayo, Borja. Yung tunay kong pang-apelido ng tatay ko ay Roson. Ah, Roson. So, ibig sabihin kayo po, ay si Rosalinda? Marites. Ah, Marites? Roson. Roson, Borja. Okay, ngayon nang nakapangasawa na kayo, Marites, Borja, Alba. Okay, tama na po. So, sige, sabihin niyo po kung anong manawagan na po, nawawala na po, nawawala kayo, namimiss yung kapatid niyo, gusto niyo pong makita. Yan, ganyan. So, saan sa lugar? Sige, sabihin nyo po. Ito na po yung pagkakataon natin, mother, para kayo ay makita nyo. Ito na po yung daan. Sige po, seryosuhin nyo po ito. Mother, nakatira. Sige, sabihin nyo po, huwag kayo mahiya. Ako nakatira sa San Antonio, dun sa Sursugon. Ang pangalan ng nanay ko. Si Donsol? Dun, San Antonio, Donsol, Sursugon. Oo. Oh, oh. Ang pangalan ng nanay ko, Priscilda Literal. At yung pangalawa kong ama ay ang pangalan ay ano, Orsing Aguilando. Ah, may stepfather po kayo. Ay, yung first father niyo po, yung tulad yung tatay, anong pangalan? Francisco Roson. Roson. Tapos ilan po kayo magkakapatid? Ay, ano kami magkakapatid? Ay, apat, tatlong babae, isang lalaki. Pero yung kapatid, yung lalaking kabusuhan, patay na. Ang pangalan niya ay Sinaloy. Patay na yun. Ay, yung kapanganayan kong kapatid, ang pangalan Esther. Ikompletuhin niyo po, Esther? Esther Roson. Okay. Tapos yung sumunod sa kanya, Miriam, hindi ko na rin nakita yun mula nung magkayawalay kami. So, ibig sabihin yung po ay Esther Roson, hindi na po natin alam kung sila po yung nagkaasawa. Ano? Saka po yung Miriam. Si Miriam, hindi ko na rin alam kung nasan siya kasi nagkayawalay kami. Ay, ganun po ba? Ah, o sige, kayo po ay taga Donsol, San Antonio, Donsol, Sorsogon. So, yun lang. Ah, okay. Kababayan, sana nakakaalam po ng magulang po o pamilya ni nanay. Ang pangalan po ng kanyang nanay ay? Criselda Literal Roson. Aguilar. Aguilando na po pala kasi may bagong asawa na. So, siya po ay taga San Antonio, Donsol, Sorsogon, doon po sa nakakaala, doon po sa may nakakilala sa pamilya po ni nanay.
So, pagpaalam, magbibigay alam lamang po dito or mag-comment lang po dyan sa comment section ng aking videos para naman po ay matugunan at mahanap po ni nanay ang kanyang mga pamilya kasi siya po ay 12 years old pa lang nang umalis po dun sa kanilang lugar. Na lumayo na po. Ngayon po hinahanap po niya ay hindi na po niya matandaan kung saan dun sa San Antonio Don Sol Sorsogon. Limot niya na po. So, ngayon, kung sino po nakakakilala, maaaring tulungan naman po natin si nanay. Sa amin. Sa nagpalaki sa nanay ko, ang pangalan Andrea Borja, ang asawa si Abileno Borja. Ay, so ibig sabihin po, nagpalaki sa nanay ninyo. So ibig sabihin, patay na yun. Hindi ko nga po. Kasi nagpalaki sa nanay niyo, may edad na rin po kayo. Ilan taon na po ba kayo, mother? 55 na. Oh, 55. So ibig sabihin, ilan taon ang nanay ninyo ngayon? Okay, pag ilan po ba kayo, panganay, pangalawa, pangatlo? Pangatlo. O pangatlo, so ibig sabihin, 55 na kayo, mas, baka wala na po yung nagpalaki. Baka nga po patay na rin po yun. Sorry po, baka patay na po yun. Tsaka yung magulang niyo, patay na rin eh. Pero kilala yan doon sa San Antonio. Kasi yung Abilino de Borja, yun ay naging kapitan ng San Antonio. Ah, okay po. Ang makakarating po. Yun ang nagpalaki sa amin. Nanay ko at sa amin. Yun din ang nagpaaral sa amin. Si Andrea Borja, Abilino. Wala mag-asawa yun. Oh, sige, nanay. Magbigay ka po ng short message. Magbigay ka po ng maikling mensahe para doon sa iyong pamilya na sasabihin mo. Ay, kung nga po ihanapin ang ano po, mga pamilya. Pamilya ko, dito ko hanapin sa Barangay Isabang, Cayabas City. Quezon Province. Sa Quezon Province. Oo. Hanapin lang ang pangalan ni ang asawa mo. Donato Alba, hepe ng Barangay Tano dito sa Isabang. Hindi naman maano, kundi Kapitan Saldi, Valencia. Opo, Rizal de Valencia. O, ipagtalong doon, kilala naman siya po. Ano, balik po tayo doon yung sila sabi niyo sa Samar, nakapag-asawa ng taga-Samar. Inaray niyo, so dinala niya. Nung ngayon sabi niyo. Ang tingin ko, nakita ko sila, nung umuwi sila noon sa Bulbul. Wala ko kung anong taon, hindi ko pa alam. Ay, nung kayo po ay sabi nyo ay kayo ay sinag... Bakit nga po kayo napunta ng 12 years old sa Las Piñas? Diba 12 years old pa lang kayo napunta ng Las Piñas? So, ibig sabihin kayo po ay pinagtrabaho ng lola niya doon. Pinasama po kayo sa tiyahe ninyo or... Pinsan sa Las Piñas. Hmm? Pulan lupa. Mm-hmm. Ay, doon ako pinagtrabaho ni Lola sa bahay. Hmm? Ay, nag-ilang buwan na siguro naka-anim na buwan yata. Kung isang taon ako doon. Eh, hindi ko nga alam na ano. Tapos, mga ilang buwan ay pinuntahan ako ng palaki nilang si Manon Utol. Pinuha ako sa Las Piñas, doon pinda, ano ay? Sa pinsan niya. Sa, hindi ko nga alam kung pinsan ko ito, ano yun. Basta kamag-anak ni Lola, mga burha pa eh. Pinuhaan ako ng palaki niya si Manon Utol. Kinuha ko, dinala ko doon sa kanila sa bahay sa Bukol. Pinag-alaga ako ng mga anak niya. Pinag-ilaan na ako doon. So, pinag-labada ako, pinag-magdalaga ako, magluluto, mag-aalaga na ng anak niya. Tapos, ano, sabi niya, pag-aaralin daw ako. Uli, hindi naman ako pinag-aral. Ay di ako umanis doon kay Lula at yung kamay ko, puro na ang ito. Katatabo, tapos kapapangahoy ng panggatong. Puro, ito'y, ano pa ba yung natubo ng pulugo? Opo. Tagtag lang kamay ko ng pulugo sa katatabo ng tubig, kapapangahoy, para pang may panggatong. Sabi ko, ay, hindi ako nakatagal. At umalis din ako. Saan po kayo nagpunta? Ang pumunta po sa lula ninyo. Umalis din sa San Antonio, umalis ako. Tapos naman, nung mga kaya, umuwi ako doon. Ilang edad na po, ilang taon na po kayo nung pumunta? Yung mga ano na, 14. Hmm. Tapos naman, nakailang buwan na naman ako kay Lula. Ay, pinasama na naman ako doon sa kamag-anak pa niya. Doon sa Tanay Rizal naman. Saan po? Sa Tanay Rizal. Oo. Oh. Doon sa Tanay Rizal, pinasama na naman ako doon. At ang sabi ni Lula, sumama ka niya dyan at ikaw naman niya, wala ka naman yung gagawin dyan kundi mag, ano,
gagawa lang sa bahay daw. Mm-hmm. Tapos binalihan pa ako, binalihan si Lula ng pera. Mm-hmm. Bumalik si Lula ng pera doon sa ano? Bumalik si Lula ng pera doon sa kamag-anak niya para pumasok. Doon na kami nagpangitan ng ato sa ano ay sa tanay. Doon na kami nagkasawa. Tumakas ako doon sa amo ko. Sa ano ko, ano, iba ang ugali din, masama din ang ugali. Minumura ako. Kasi bata pa nga ako, hindi pa nga ako masyadong maalam gumawa ng kung ano sa bahay. Eh di, minumura ako. Palibasa ko yung mula pang panormal. Lumayas ako, sumama ako kay ato. Ah, hindi po, di ba sabi nga po, balik tayo doon, di ba? Sabi niyo, nakita niyo po yung kapatid niyo doon sa Las Piñas, yung Esther, yung pangalawa niyong kapatid. Panganay o pangalawa? Panganay yun, kapanganay. O, nakita po kayo doon. Bakit hindi po kayo nagtangkang, ate, uwi na tayo doon sa atin, sa Bicol? Eh, hindi naman kami pwede umalis at bawal. At may nagbabantay sa amin doon yung tiyuhin ni kamag-anak ni Lula. Okay. So, nung bago po kayo, pagpunta niyo doon, bago kayo bumalik sa Maynila, sa Tanay Rizal, alam niyo yung lola, yung nanay niyo ay wala na talaga doon sa Bicol? Wala. Wala na. Bago kayo pumunta ng Tanay Rizal, wala na talaga po yung nanay ninyo. Wala na. So, yung sabi, nakapangasawa nga po ng taga-Samar, eh baka nandun nga po. Pero yung kapatid po ninyo nanay, eh baka nandiyan pa sa Bicol. Ah, baka naghiwa-hiwalay na kasi po kayo, no? Kami ay kami magkakapatid. Kaya yun ay umalis doon sa kaya sinapapatay ko si Panay Esther ay umalis gawa ng takot na doon kay Lulo. Ay sabi ni Lulo nung nanginap ako, sabi sa amin, sila daw ang nagtalak sa amin, dapat sila daw makinabang. Ah, doon. Parang makinabang. So ngayon, matakot po kayo, umalis po kayo doon. Oo, umalis din ako doon. Gawa na, binasama na ako ni Lula doon sa kamag-anak nila sa Tanay Rizal. Eto, napunta kayo doon. So yun mga kineme, kaya pala doon, kami po ay nananawagan lang, napunta na kami sa mahabang kwento kung paano po siya, kung paano po siya nakabalik doon sa kanyang pamilya. Ay, so yun pala po ang nangyari. O, sila na, sige, continue nanay. Yun lang doon lang kayo sa Tanay Rizal. Doon sa Tanay Rizal, pinamasukan ako doon ni Lula, doon sa kamag-anak niya, na ang gusto naman ni Lula noon pala, kaya ako pinasama ni Lula doon, ay gusto baga kang, anong, bailarina. Ay, balerina ka, maging bale, ay, sa bale, magbabale, balerina oo, ka. Oo, bailarina daw. Ako naman talaga, ano, wala ko pala gusto pa rin magbale, bale, o bakit? Bakit daw gusto ka maging balerina? Ay, wala ko, hindi ko nga alam. Ay, wala na. Sinali mo na. Walang kalaman lang, ipapasok balerina. Ano ka, ano ba ito nangyari? Ay, di, ako sabi ng kamag-anak ni Lula, ay di, parang nag-aalaga na sa akin. Marami kami palang babae doon. Sa Tanay Rizal, nag-aalaga pala ng babae. Ay di, dumating ang gabi, ay sabi nung ano ay, nag-alaga na sa amin ang ano. Hindi ko pa nag-alaga na. Magligo. Magligo na daw ako, tapos mag-ayos na daw ako, mag-makeup, mag-lipstick, at tapos mag-bihis. Sabi ko, bakit po? Ano po ang gagawin? Basta! Mamayaan niyang ano, mga alas 6, ano ay, sumama ka niya sa amin. Marami kami magkasamang babae. Sumama ka niya sa amin. Ay di, maya-maya ay may dumating ng sasakyan, mga jeep. Ay ilang kami doon siguro, mga sasampo kaming mga babae. Sabi ko, at ignorante pa ako noon, wala pa akong kamuang-muan. Saan kaya ako ito mapunta? Ay ako naman, nakadamit naman na, yung simple lang na damit, nakapalda at nakablouse. Ayun pala, dadalhin kami doon sa kanya. Oo nga, nag-aiyak nga ako doon. Siyempre, inosente ka, hindi mo alam. Paano ang gulat mo? Anong istay ng gulat mo? Nagtakasabaga o nagulat ka talaga? What, anong ay, reaction mo? Wala lang, basta ano ko, sabi nung amo ko, maupo ka dyan, basta sa bangko. Kayo, sumama ka niya dyan, taupo kayo. At
mamaya niya may ano, may magkasayawan na pag isinayaw daw ako, sasama raw ako doon sa lalapin. Ay di ako naman ay sumama nung may nagasayaw na sa akin. Ay ang gusto naman ng lalaki, yapos na yapos, ganun daw. Ay, yakap na ano? Oo. Ay di, ang ganun ko naman, itinutula ko ganun yung lalaki. Tapos, nakatayos pa, nakaganon yung ano, nakalit. Parang excited niya, mother. Ay, ako'y nag-aiyak na. Sabi ko, bakit po gayon ang ano niyo po sa akin? Ano po bagang ginagawa niyo? Bakit gayon? Tapos? Ay, di, itinuda ko yung lalaki. Ay, sinampal ako. Sinampal ako ng lalaki. Sabi ko, hindi ko naman po pa ako alam na ganito eh. Ipapasokan ko. Oo, yung magpayapos po ay payakap. Oo. Luka ko. Ay di, maya-maya naman, may sumayaw na naman sa akin. Ay di, medyo maedad na yung nasayaw sa akin. Matanda na, nakakainin pa. Ay di, ang gusto naman, ang sayaw, dikit na dikit. Ay, don't be, ay, nagaganap. O, di, hira, hira. Ay di, tapos. Ay di, naganap, nagsusumbong sa, ano, bonsir, bonsir pa, bonsir. Kasi umalis ka na doon, umalis ka na. Ay di, natagal-tagalan mo na ako doon. Ah, nagustuhan mo pa rin? Hindi, at wala naman akong kapuntulala pa mo. Oo, good. Ay, siyempre, wala naman ako ibang pupunta. Hindi, ako nagtitiis doon sa nakalaga sa akin. Naka-dalawang buwan na ako doon, may tatlong buwan. Nagtitiis ako. May bali daw pala sinula ng pera. Ah, kaya pala nagtiis na doon. Nabalihan na pala. Kasi nung una kasi talaga pala talaga. So, bumali na, bumali. Oo, bumali daw. Hindi ko alam. Oo. Sabi ko, magbabayad ako ng utang. Hindi ko naman pinakinabangan. Ay, sige pa rin ang sayo, sayo. Gabi-gabi, ligo, ayos, sasayaw. Tapos, may nagsayaw sa akin na ano, sundalo. Ay, so siya, sundalo. Oh, sundalo daw, yan na. Ay, di. Sige, sayaw kami, sayaw. Tapos, nung patapos ng tugtog, ay, paraan niya sa'yo. Sabi ko, aling ko po yan. Basta niya, para sa'yo yan. Malaki na kasabi-sabdaan ng panahon na yun eh. Iyunaan niya yan. Ay, di, hindi ko kinuha ang pera, 100. Hindi ko kinuha. At ako'y nag-aiyak na. Gaiyak na ako doon sa loob ng kwarto. Tapos ka na. Hindi, ibig sabihin, di ba, tapos ka na, nakalayak ka naman na doon. Paano ka nakaalis doon sa lugar na yun? Ay, si Ato, ay may mga kaibigan din niya na napunta din doon sa amin na pinagpapakalala. Ah, kaibigan, tapos ngayon pinakilala ka. Oo. Ay, doon pala ang ano ninyo. Pinakilala sa amin. So ngayon, napagkakilala mo kay Ato. Ay, kami ng dalawa lagi magkasayaw niya doon. So, napasok siya doon sa kabag na yun. Tapos ngayon, ay, di, matagal na. Na-inlove ka sa kanya. Oo, di, sumama na, tumakas ako. Mababait siya, ano, mabait sa iyo. Ngayon, dinala ka dito. Ay, hindi pa. Nagtira pa kami doon sa Tanay Rizal. Doon pa kami nagtagalan. Doon kayo tagalan? Doon na kami nagka-sama ng ano doon na kami nagka-anak ng isa kasi yung malagay namatay. Hanggang siya ay nung matagal na kami nagsasama, nagka-anak kami, ay di siya ay nagkasakit ng ano, malubha. Nagkasakit siya ng malaria sa utak. Nagkatubig ang baga. May yung aking panganay na inanak ay namatay na. Kaya kung nang nabuhay yun, ay kami nagkariwala niya nung magkasakit siya ng malupa. Namatay yung aming panganay. Ay, so ganun, ganun pala yung ano, story. Tapos din ako, lumipat kayo dito. Ay, hindi pa. Nung siya ay pinasok sa ospital, nung siya ay nagkasakit ng malupa, nagdalawang buwan kami sa San Lazaro Hospital. Nung magaling na siya, ay pumunta doon ng tatay niya sa kapatid niya si Ate Aida. Ay di, nung magaling na siya, nakasalabas kami sa hospital. Then, namarit sa kami sa Pitobo Quezon. Ano muna kayo sa Pitobo Quezon na nirahan? Bago sa dito sa Saba. At taga Pitobo Quezon si? Si Nabiana. Ah, inaray niya. Medyo, ano, bilato. Ah, gano'n naman pala. Sunod pala. Ah, hindi nyo pa po natatagpuan. Ah, maraming salamat, nanay. At sinare mo sa amin po ang iyong story kung paano ka po, kung paano po baga
nangyari yung buhay mo. So, grabe ko lang dinanas nito. Ano, yung buhay niyo talaga pa ay sobra-sobra, dinanas. Munti ka na kayong maghahasa, di ba? Kami dalawang magkapatid. Kaya pala kayo dalawang maghahasa. Ganun talaga. Pag talaga po laging nasa pananalig ng Panginoon, kumakapit sa Panginoon, talaga kayo po ay maililigtas. So, ganun pala ganyang buhay. So, ayan. Gayun pa man, Mother, maraming salamat at pinaunlakan mo kami ngayong araw na ito at na-interview ka namin tungkol sa iyo. Sana naman po ay doon po sa nakakilala sa mga magulang ni Mother, ni Nanay po, ni Nanay Marites. Sana naman po ay ipagbigay alam niyo po sa amin at mag-comment lamang po dyan sa comment section ko. So yun lang, maraming po salamat, Mother. Thank you so much. Bye-bye. Salamat din. Thanks for watching.